Assalamualaikum. So gusto ko na maibahagi sa inyo ang susunod na topic hinggil sa pagsulat. So may mga batayang kaalaman ang pagsulat. Marahil alam niyo kung anong pagsulat, pero gusto kong balikan aral natin uli kung ano itong sinasabing mga batayang kaalaman ng pagsulat. Sinasabi, so may kasabihan, kapag tumigil sa pagsulat ang isang tao, tumitigil na rin siya sa pag-iisip. Anong gustong ipahiwatig nito? Ano sa palagay niyo? Kapag tumigil sa pagsulat ang isang tao, tumitigil na rin siya sa pag-iisip. Marahil meron na rin kayong iniisip kung anong ibig sabihin sa kasabihang ito. Siguro alam naman ninyo na ang pagsulat, ito ay mental at physical na gawain ng isang tao. Kaya nga, pag mental at physical na gawain, masasabi din, pag tumigil na siya sa pagsulat, so ang pag-iisip niya, wala na rin. So hindi na nagfa-function. Kaya nga, nasabi itong kasabihang ito na kapag tumigil ka o isang tao sa pagsulat, wala na rin, tumitigil ka na rin sa pag-iisip. Kaya nga, ang mental at saka physical na gawain, dapat magkasama yon palagi. Okay? Action, then iniisip. Pag tumigil ka, mawala na lahat. Ano ba ang sinasabi natin na pagsulat? Ano itong pagsulat? Ang pagsasalin sa papel o sa anumang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita, simbolo at ilustrasyon ng isang tao o ng mga tao sa layuning maipahayag ang kanyang o kanilang kaisipan. So pagsasalin kung ano yung iniisip, doon isinusulat, isinasalin, kaya nga physical siya doon sa panulat o papel. At upang maiparating kung ano yung gusto niyang ipabati doon sa maaring mambabasa. Yung sinasabi ko kanina na ang pagsulat ay isa ding physical na activity na ginagawa para sa iba't ibang layunin. Of course, sangkot, physical, pagsulat. Then, maaari ding mental na activity sapagkat ito ay ehersisyo ng pagsatitik ng mga ideya ayon sa tiyak na metodo ng development at pattern ng organisasyon at sa isang estilo ng grammar na naaayon sa mga tuntunin ng wikang ginagamit. Mental. Pag mental, ulitin ko dito. Ehersisyo sa pagsatitik. Kung ano yung iniisip mo, gawa din physical na activity. Sinusulat mo iba't ibang simbolo na nararapat. At sabi, isang tiyak na metodo ng development or pattern ng organisasyon. Maring sa grammar, alam natin yun, pag-aralan nyo kung ano yung balarila or grammar. Physical, once again, mental, then action, kung ano yung nasa isip. Okay? Isinatitik. May iba't iba ring pananaw itong sinasabi nating pagsulat. Ayon kay isang panunlat, kay Zeke at saka Jean, sinasabi nila, ang pagsulat ay isang comprehensive na kakayahan na naglalaman ng wastong gamit, talasalitaan, pagbubuo ng kaisipan, retorika at iba pang mga elemento. So once again, comprehensive na kakayahan na naglalaman ng wastong gamit. Okay, so alam natin kanina yung grammar, talasalitaan, kung ano yung nabuong kaisipan, at retorika, itong retorika, ito yung pagpapahayag. Okay? Pagpili ng mga salita at ano yung, kaya nga, retorika, ito yung masasabing sining din siya ng pagpapahayag. At anong pang elemento? Yun yung sinasabi kay Zin at saka kay Zing. Si Badayos naman,
sinasabi din niya na ang pagsulat ay kakayahan sa pagsulat ng mabisa ay isang bagay na totoong mailap para sa nakakarami sa atin. Maging ito'y pagsulat sa unang wika or pangalawang wika naman. Ulitin ko, ang kakayahan sa pagsulat ayon kay Badayos ng mabisa ay isang bagay na totoong mailap para sa nakakarami. Kakarami sa atin. Maging ito'y pagsulat sa unang wika or pangalawang wika man. Bakit mailap? Bakit sabi yung mailap sa para sa nakakarami? Maring nasabi ito ni Bayadayos kasi marami naman talaga sa tao. Kaya nga sabi natin kanina, kapag tumigil ka na sa pagsulat, wala na. Tumigil ng pag-iisip mo, kaya nga mailap siya sa nakakarami. Sapagkat karamihan sa mga tao ayaw naman magsulat. Okay? Kaya nga nasabi ito, maaring unang wika, yung kinagis ng wika natin, yung mother tongue natin. Or pangalawang wika natin. Kaya ano yung pangalawang wika? Our national language. I think that pangalawang wika. Pangatlong wika. Kaya mailap siya kasi hindi nga lahat ng mga tao na may kakayahang sumulat. Kahit na nakapagtapos, pero yung iba ayaw na magsulat. Okay? Kaya yung nasabing mailap para sa nakakarami ang pagsulat. Si Keller naman ay nagsabi na ang pagsulat isang biyaya, isang pangangailangan at isang kaligayahan nang nagsasagawa nito. Siguro kilala niyo si Helen Keller. Bulag, pipi siya. At sikat ito sa buong mundo si Helen Keller. At ito yung nasabi niya, isang biyaya. So kung biyaya yon, kaya nga sabi din ni Badayos, mailap. Kasi yung iba, maaring hindi nabibiyayahan sa talinong ito, sa pagsulat. Na isang biyaya, isang pangailangan at isang kaligayahan. Kaligayahan magsulat. Kayo, bilang mag-aral, maligaya kaya kayo sa pagsusulat or napipilitan kayo? Yun yung tanong ngayon. Okay? Noon, nung nasa elementarya ako, nasa high school hanggang sa kolehiyo, ginagawa ng teacher namin, hala, sige pakopya sa pisara. Sige kami sulat. So nasanay kami sa pagsusulat. Pero kayo ngayon, ayaw magsulat. Yun yung kita natin, the advantages at saka disadvantages. Hindi ko kinukumpara ang henerasyon nyo ngayon. Kasi ngayon, mapalad kayo, swerte kayo, kasi nandyan na. Everything is there. Pero sa pagsulat, kaya nga sabi, mailap sa para sa nakakarami. Kasi gusto lang makita, action, nagka-problema tayo. Okay, pero para kay Keller, ito ay isang kaligayahan ng nagsasagawa nito. Si Donald Murray naman ay nagsabi, writing is rewriting. Bakit nasabi niya, writing is a rewriting? Ano sa palagay niyo? Ito yung paglalarawan ni Murray sa na isang mabuting manunulat. Writing is rewriting. Why? Kagaya yung pinakopya ka sa, may sumula sa teacher, ni rewrite mo rin. Yun yung practical na pananaw. Yun yung madalian, simpleng pananaw. Kaya nga, sinasabi niya, a good writer is wasteful. Bakit wasteful yung good writer? Maaaring magkamali-mali yan. Pero at least maligaya siya. Hindi perfecto. Okay? That's the possibility. A good writer is wasteful. Yun yung nabanggit niya. Ito ay metapora. O metaphor. Kaya, ano itong metaphor sa English? Telling something without parang pinapaganda lang. Okay? Then, he saws and shapes and cuts away, discarding wood. The writer cannot build a good, strong piece of writing unless he has gathered an abundance of fine, raw materials. So, yun. Kaya nga, a good writer is a wasteful writer. Kasi kailangan yung lahat. Pag kulang yun, ang magka-problema yun. Kaya nga ito yung nasabi niya. He saws, shapes, and cuts away, discarding wood. And the writer cannot build a good strong piece of writing unless he has gathered an abundance of fine raw materials.
So, kailangan sa ating pagsulat, ano yung raw materials? Maaari sa pag-iisip, sa ating observan, or maaari mismo sa panulat yung kagamitan na ginagamit natin. Kaya nga, a good writer is a waste, is wasteful para kay Mori. Dagdag pa niya, ang pagsulat ay isang exploration or eksplorasyon, pagtuklas sa kahulugan, pagtuklas sa forma, at ang manunulat ay nagtatrabaho ng pabalik-balik, nagtutuo ng sa isa sa mga batayang kasanayan sa bawat panahon ng kanyang natuklasan, kung ano ang kanyang isusulat at kung paano niya iyon maipapahayag ng epesyente. So ulitin ko, ang pagsulat sa eksplorasyon, pagtuklas ng kahulugan, pagtuklas ng forma, at ang manunulat ay nagtatrabaho ng pabalik-balik, nagtutuon sa isang mga batayang kasanayan sa bawat panahon ng kanyang matuklasan, kung ano ang kanyang isusulat at kung paano ito niya iyon maipapahayag ng epesyente. Naintindihan ba natin? Exploration, to discover, then pagtuklas, kung anong ibig sabihin. Kaya nga, raw materials kailangan mo, gamihan mo. Okay? Kaya nga, kailangan daw, nagtatrabaho ng pabalik-balik, that's possibility. Kasi, minsan, ang mga panahon, nagpapagubago, kahit na yung mga salita, nagpapagubago yan, depende sa gamit ng panahon. Kaya nga, kung nabago naman yun, ito naman natuklasan yun, yung isusulat niya. At kung paano niya maisulat ito, maipahayag ng epesyente. So, yun yung trabaho ng isang manunulat. Kaya nga, ang hirap talaga. Kaya nga, sabi ni Badayos nga, mailap sa nakakarami itong tinatawag nating pagsulat. Next. Si Peck at Buckingham, naglalarawan din sila at sinabi nila na ang pagsulat ay isang extension ng wika at karanasang natamo sa isang tao mula sa kanyang pakikinig, pagsasalita, at pagbabasa. Siguro itong apat na alaala nyo ito sa Filipino 1 nyo, na apat na kasanayang pangwika, pagsulat, pakikinig, pagsasalita, pagbabasa. At ang pagsulat ayon kay Buckingham as well as Peck, sabi niya, ito ay extension ng wika sa karanasang natamo ng isang tao mula sa kanyang pakikinig, pagdaldal, pagsasalita, pagbabasa. Kaya yun, extension ang pagsusulat. But ulitin ko, itong apat ay ito yung apat na kasanayang pangwika. Pero sinabi ni Peck at saka Buckingham, extension siya ng pakikinig, pagsasalita, at saka pagbabasa. Next. May socio-cognitive na pananaw sa pagsulat. Ano ito? Pag sinasabi nating socio, ito ay salitang tumutukoy sa lipunan ng tao. Socio. Tumutukoy sa lipunan ng mga tao. Okay? Kaya social, galing yung social. Our relationship sa mga tao. Then, cognitive. Ano naman itong cognitive? Ano mang tumutukoy sa pag-iisip, naugnay rin ito sa mga empirical o factual na kaalaman. Kaya nga, socio-cognitive relasyon, social, at kung ano yung iniisip. Kaya nga, socio-cognitive, yun yung literal na pananaw, naugnay sa empirical o factual na kaalaman, kung ano yung nakikita mo. Kaya nga, yun yung tinatawag nating socio-cognitive. Now, ang socio-cognitive ngayon na pananaw sa pagsulat ay isang paraan ng pagtingin sa proseso ng pagsulat. Ang pagsulat ay kapwa, mental at social. Kanina, physical, saka mental. Ngayon, mental at social. Kaya nga, cognitive. Kung ano yung naobserbahan ko, ano yung nakikita ko, ano yung karanasan ko sa aking susyudad, sa aking pakikahilubilo sa kapwa. Kaya nga, pananaw ito. Itong socio-cognitive, paraan siya sa pagtingin, sa proseso ng pagsulat. Kaya nga, habang nagmamasid ka,
Okay. Naggumagamit ka sa iyong pag-iisip. Kaya nga, ang dami mo nang maisatitik, maisulat. Yun yung tinutukoy na sinasabing socio-cognitive na pananaw sa pagsulat. Okay? Kapwa mental at saka social. Then ang pagsulat ay kapwa siyang komunikasyong intrapersonal at interpersonal. Anong ibig sabihin? Ang pagsulat daw ay kapwa isang komunikasyong intrapersonal at saka interpersonal. Pag sinasabi natin intrapersonal, intra ibig sabihin within. Okay. Enter naman, ito nang sinasabing social, papasok na yung iba. Ang relasyon ko sa ibang, sa kapwa ko. Sa intra naman, relasyon ko sa sarili ko. Kaya nga sinasabi, communication, intra at saka interpersonal ang pagsulat. Okay? Malinaw. Then isa itong proseso ng pakikipag-usap sa sarili sa pamamagitan ng pagsagot ng mga tanong na ito. Kaya nga intra, pakikipag-usap sa sarili, then sa pamamagitan din ng pagsagot sa mga tanong, ano ang aking isusulat? Kaya nga, galing doon sa socio-cognitive, ano yung naobserbahan mo sa kapaligiran? Kaya nga, ito yung tanong na dapat mo rin sagutin. Ano ang iyong isusulat? Paano ko iyon isusulat? So, how and what? Then, sino ang babasa sa aking isinusulat? Then, ang apat, ano ang nais kong maging reaksyon ng babasa sa aking isinusulat? So, nakuha natin itong apat na mga katanungan kung ang pagsulat isang proseso. Okay? Anong isusulat mo? Saan galing yun? At paano mo ito gawin? Okay? Kung ang pagsulat ay physical na gawain, of course, do something. Then, sino ang babasa sa aking isusulat? Kaya nga, kung ako'y isang manunulat, titingnan mo ang iyong audience. Titingnan mo kung sino yung mambabasa mo. Kung ito ay mga kabataan o yung elementarya, dapat ang mga salitang ginagamit mo na ayon sa kabataan. Kung ito ay naayon sa adolescent, na sa high school na, ang iyong isusulat, of course, ang audience mo alam mo. Kung ito ay para sa professional, of course, medyo mas mataas na naantas ang iyong isusulat. Paano? Ayun yung sasagutin mo. Anong gagamitin mong mga salita? At sa bandang huli, ito pang apat na tanong, ano ang nais ko maging reaksyon ng mambabasa sa aking isusulat? So, yun yung dapat tingnan natin kung ikaw ay manunulat. Kaya nga, alam ko sa inyo, may mga writer dito, tula, yung mga literatura, dula, nobela, magaling yung karamihan sa inyo. Or member kayo sa school organ, yung mga gasin nyo sa eskwelahan, ng high school at saka elementarya. So yan, ito, nasasagot yung apat na mga katanungan. Okay? Bilang isang proseso at sa, ng pakikipag-usap ng sarili itong sinasabi nating pagsulat. Kaya nga, sa reaction, yung pang-apat, iba-iba yan. Ah, oh, magaling itong manunulat na ito. Simple lang, pero rap. Ah, mahirap itong manunulat niyo. Kasi, ang lalim-lalim, hindi masyadong maintindihan. Pero pag lubusan mong maunawaan, magaling din. Kita mo? Papasok yung estilo ng manunulat. Yun yung kanya-kanya extra reaction. Ano pa kayong mga reaction? Ah, kaganda. By the way, ang reaction, it can be positive, it can be negative. Okay? Ah, ang ginagamit ng mga tuuhan at kagaling-galing. Okay? So, yan ang iba't ibang reaksyon. Then, pagsulat bilang multidimensional na proseso. Kanina, socio-cognitive. Ngayon, multi, ibig sabihin maraming dimension na proseso ang pagsulat. Ang pagsulat ay isang visual na pakikipag-ugnayan. Ito ay isang gawaing personal at social. Visual na pakikipag-ugnayan, ibig sabihin, nakikita. Okay? Nakikita. Pakikipag-ugnayan. At ito ay gawaing personal at saka social. Personal kasi ikaw mismo, sarili mo. Then, social, kung paano mo ito parating sa iyong kapwa, sa mambabasa. Ano man ang layunin ng pagsulat, mahalagang maunawaan
na ang pagsulat ay isang multidimensional na proseso. Multidimensional. So may dalawang dimension ang pagsulat. Multi, ibig sabihin marami. One or more. So may dalawang dimension. Una, oral dimension. Pangalawa, ang visual na dimension. Ano itong oral na dimension? Kapag isang individual ay nagbabasa ng isang tekstong isinulat, masasabing nakikinig na rin siya sa iyo. Ang pagsulat ay isang pakikipag-usap sa mga mambabasa. So, oral. Ulitin ko, kapag isang individual ay nagbabasa ng isang tekstong isinusulat, masasabing nakikinig na rin siya sa iyo. Naintindihan naman siguro natin yan. Then, ang pagsulat ay isang pakikipag-usap sa mga mambabasa. Kaya nga, komunikasyon ang pagsulat, of course. Kung paano mo ito maipabatid or maihatid or maipahayag sa mambabasa mo. Kung ikaw yung isang manunulat. Halimbawa kayo, may pasulat ako sa inyo. Sinong mambabasa? Ako. Maari ko bang ibahagi yun sa iba? Pwede rin. Okay? Nagkuha natin. So, yun yung oral na dimension sa pagbasa. Ano naman itong visual? Pero bago yung visual, may mga yugto. Tingnan itong yugto ng pagbasa. Ano ang pagsulat? Pag-i-edit at pagwawastong basa. Then, ang the manuscript. Then, pagre-revisa. Pagsulat ng burador. Then, bago magsulat. Ito yung iba't ibang proseso. Bago sumulat, pagsulat yung draft, yung burador, then i-revise mo rin, then ini-edit mo, then makabuo ka ng buong papel o manuscript. So, yun yung masasabi nating pagsulat. So, look at the arrow. Ganyan, bago sumulat, saan pupunta yung sunod na arrow? Mag-isip ka muna, then sulat ka ng draft, pagsulat ng burador. Diba, naalala niyo, mayroon kayong sulating pangwakas, pasulatin kayo ni madam or ni sir, then i-rewrite ninyo, then pagkatapos niya isulat na doon sa inyong sulating pangwakas yung formal theme sa Ingles, then revise, may rewritten pa, then may editing pa, iwinawasto yon, then makabuo ka ng final na manuscript or yung dumaan na sa proseso na meron ka ng papel or naisulat. So, karagdagan sa yugto, ito yung sinasabi natin, pre-writing, yung sabi kanina, ganun pa rin, drafting, yun yung burador, then revising, then after na-revise, ini-edit pa rin, then to the manuscript, yung final document. Ganun pa rin yun kanina. Yan. So, ito sa English lang. Okay? From pre-writing, drafting, then nire-revise, ini-edit, then to the final document o manuscript. Then sa pre-writing, bilang unang proseso, lahat ng pagpaplanong activity, pangangalap ng impormasyon, pag-iisip ng mga ideya, pagtukoy ng estratehiya ng pagsulat, at pag-uorganisa ng mga materyales bago sumulat ng burador ay nakapaloob sa yugtong ito. Nga, pre-writing, lahat inahanda mo na lahat. The idea, the materials, kung paano na estratehiya, kung paano mo na isulat. Then, may mga mungkahi bago mo isulat. Yung mga activities or activities. Okay? Sa pagsulat ng journal, may brainstorming, may pagtatanong or questioning, may pagbabasa at pananaliksik, then sounding out friends, may interview, may mga pagsa-survey, observation, immersion, then experimentation or experimentation. Okay? Kuha ninyo, ito yung mga mungkahi. Bago ka sumulat, maaari mo itong tingnan. Okay? Mga journal, magkaroon brainstorming question at saka iba pa. Okay? Then, sa writing stage, yung burador. Sa puntong ito, ang iyong mga ideya ay kailangan maisalin sa versyong preliminary ng iyong document na maaari mong i-revise. Nang paulit-ulit, depende kung gaano mo kinakailangan. Sapagkat sa burador,
Iminumungkahing sundin mo ang iyong balangkas nang wala ng bawat seksyon. Palawigin mo ang iyong mga parirala sa pangungusap. Kaya nga dito yung, by the way, ulitin ko, burador yung draft. Okay? In the writing stage. So lahat nandoon na kung paano mo ito titingnan, then paano mai-enhance. Paano napapalawak. Okay? Kaya nga, posible na marami kang mga erasure. Okay? So yon ang sunod na proseso. Then, sa pagsulat ng burador, importanteng hindi mawala ang momentum sa pagsulat. Okay? Huwag talaga mawala kasi pag mag-stop ka, walang mangyayari. Kung gayon, mas mabilis mong maisasalin sa papel ang mga salita ng mas mabuti. Dahil nais mo makasulat ng mabilis sa yugtong ito, huwag mo munang alalahanin ang pagpili ng mga salita, struktura ng pangungusap, spelling at pagbabantas. Pagtutuunan na lamang ito ng pansin matapos maisulat ang buong unang paragraph. Kaya dapat tuloy-tuloy yan. The momentum is there. Mali bang spelling, mali man yung grammar, sige, tuloy-tuloy lang. Kasi pag ihinto mo yon, mawala yung momentum, wala na. Kaya nga, burador, pwede pang baguhin, pwede pang ma-revise. Pero at least, halimbawa, yung sumulat ako ng aking thesis, so, mabigat man yon. Kaya nga, minsan, magising na lang ako. Pag magising ako, may naisip pala sulat. Minsan, katulog ka, may naisip ka naman na sulat. Kasi in the momentum, hindi mo pwedeng hintuan. Pag hintuan mo yan na, mawala ng gana. Okay? Kahit na mali-mali yun, pero the intention, pwede pa namang baguhin. Then, maaring akalain na matapos na maisulat, ang unang burador ay tapos na ang proseso ng pagsulat. Ngunit maging mga batikang manunulat ay nangagkakaisa sa pagsasabing maging sila'y nagkakamali rin sa pagpili ng mga salita, pag-uorganisa ng pangungusap, pagbabaybay o pagbabantas, kahit paminsan-minsan. Paulit-ulit pa rin nilang binabasa ang kanilang unang burador, ini-evaluate ang kanilang akda at hinahamon ang kanilang sarili na mapabuti pa ang kanilang presentasyon ng kanilang mga ideya. At dito, pumapasok ang yugtong revision at editing. So, hiyaan lang paulit-ulit ng kamali-mali. Yun, mga expert na yun. Samantala tayo na wala pa tayong kakayahan siguro, ay yung iba may kakayahan, pwede nating gagawin din yun. Kahit na mali-mali yun. That's normal na magkamali ka. Ang expert pa, nagkamali tayo pa. Okay, kaya nga, papasok yung susunod na proseso ang revising. Okay, alam mo ito, hindi na yan. Doon ka na sa revising, ito na yung doon mo na pinipili kung ano yung dapat. Okay? Ang prosesong ito ng pagbabasang muli sa burador ng makailang ulit para sa layunin na mapapabuti at paghuhubog ng dokumento, maaring sinusuri ang isang manunulat dito ang struktura ng pangungusap at logical na presentasyon. Dito na, papasok na, inaayos mo na, nire-revise mo na. Anong dapat, tama ba yan itong grammar? Anong salita ginagamit? So, yon ang nangyari sa revising. Then, maaring ang isang manunulat ay nagbabawas o nagdadaragdag dito ng ideya. Maari ding may pinapalitan siyang pahayag na sa palagay niya ay kailangan para sa pagpapabuti ng document. Ayan, revising. Pwedeng mapalitan, pwedeng ma-enhance, pwedeng baguhin. Okay? Para ang dokumento, ang ganda na ang resulta. Okay. Next, sa sunod na proseso, ang editing. Ito ay pagwawasto ng mga posibleng pagkakamali sa pagpili ng mga salita, spelling, grammar, gamit, at pagbabantas. Ang editing ay ang pinakahuling yugto sa proseso ng pagsulat bago maiproduce ang final na document. Ayon, winawasto na lahat. So, ito na yung huling proseso na kung baga maayos na ang resulta sa iyong isinusulat. Ay, doon kung ginagawa nyo ito,
yung pinapasulat ko kayo ng essay, di ba? Isip muna kayo, pagkatapos, burador, pre-writing, then nire-revise ba? Ini-edit ba? Ah, okay na ito, pero napansin ko sa mga papel ninyo, diretso, kita mo may mga bura pa. Okay? Pero yung iba, copy-face. Anong gamit sa internet? Kita nyo? Linuloko mong sarili mo, akala mo naloko mo ang teacher mo. Kaya minsan, itong ayaw ako magpa-assignment ng mga essay, especially sa subject ko, sa P, sa philosophy, kasi English man yun. Sa Filipino, mahalata ko yan kapag mabilis na makita, naiba ito ah, kinupya lang ito ah. Ah, mas lalo sa English. Okay? Kasi ngayon, dahil sa magkabagong teknolohiya, parang sinasanay na rin kayo na mag-copy-face. Yan yung problema. Katamaran. Hindi na nag-isip. Okay? May mga technical na pag-revise ang isang sinulat. So, technical naman ito na pag-revise. So, pag-i-edit at pag-revise ng sariling draft. Isinasagawa ito sa isa or ilang araw matapos ang draft. Okay, yun. Mag-isa ka sarili mong draft. Ito naman, per editing, ibig sabihin, mayroong ipabasa ng mga kaklase o kaibigan ng draft. So, kuha ka ng iba. From sarili to iba. So, ito yung mga teknika sa pag-revise. Then, professional editing, pag-i-edit ng draft ng mga professional tulad ng mga editor at guro. So, that's the possibility. Professional na yun. Then, tandaan. Sa peer editing, professional editing, ang isang manunulat ay kailangang maging bukas sa mga puna, mungkahi at pagwawasto. Alam mo na yon. Naghanap ka man ng iba, so therefore, open ka kung may dapat mapalitan doon, kung may mga mali doon. Huwag kang mag-insist kasi naghanap ka nga ng iba para mas mapaganda yung iyong isinulat. So yun yung mga iba't ibang technique sa pagre-revise. Tanong, bakit tayo sumulat? Bakit tayo sumulat? Ano sa palagay nyo? Marahil dami kayong iniisip ngayon. Bakit kayo nagsusulat? Sinasabi na sa pagsusulat, hindi tayo nakapagpapanggap. Anong ibig sabihin? Bakit tayo nagsusulat? Sabi, sa pagsusulat, hindi tayo nakapagpapanggap. Anong ibig sabihin dyan? Nagpanggap ka? Patay-mali ka? Hindi ka pwede kasi nandoon na isulat mo, nakikita. Okay? Then bilang isang mag-aaral, bilang isang manunulat, sa pang-araw-araw natin bilang pagharap sa buhay, kaya nga, anong status man sa buhay mo, manunulat ka man, mag-aaral ka man, professional ka man, sa araw-araw nating pagharap sa buhay, dahil itong pagsusulat ay hindi tayo makapagpapanggap. Kasi kitang-kita kung ano yung resulta sa ginawa natin. Then, bakit tayo sumusulat? Ang kakayahan ng pagsulat ay isa sa mga makrong kasanayan. So, sinabi ko na tuon na may apat na makrong kasanayan. Pagsulat, pagsasalita, pakikinig at saka pagbabasa. Ang isa dito ay ang pagsulat na dapat malinang sa isang individual. Sa pagsulat, hindi tayo nakapagpapanggap. Sabi natin to kanina, hindi katulad sa pakikinig, tumanggi lamang sa nagsasalita at tumango-tango ay masasabing nakikinig na kahit iba ang iniisip at hindi nahahalata. Kaya iba sa pagkain, akala mo. Pero sa pagsulat, hindi ka talaga magpanggap dyan. Hindi ka pwedeng magkunwari. Kasi nandyan mababasa. What about pagbabasa? Nakisabay lang sa pagbabasa ang iba o tingnan ang libro. Iisiping nagbabasa at nagbabasa rin. Then sa pagsasalita naman, malimit na ang mga katagang A, saka E, or Ma'am, or Sir, na sa dulo na po ng dila ko. Ayan.
sa pagbabasa. Oh, it's the tip of my tongue. So, hindi ko ma-express. Okay? Hindi ko lang po masabi eh. Then, at mangingiti lang ang guro, then lusot na. Sapagkat, malalaman ang iyong iniisip ano ang naramdaman mo, ito ang mambabasa. Wala namang maililihim, walang maitatago sa larangan ng pagsulat. Pero yung sa pagbabasa, sa pagkikinig, mahalata mo. Pero dito, nandyan, kitang-kita. Kaya nga, hindi ka pwedeng magpanggap sa pagsulat. Then, sunod. Sa isang mag-aaral, ginagawa niya ang pagsulat sapagkat ito ay bahagi ng kanyang pangangailangan sa paaralan upang siya ay makapasa. Ayan, that's a requirement. Take it or leave it. Sa exam, magsusulat ka talaga. Kasi that's a requirement. Okay? Gayon pa man, o gayon din naman, ang isang manulat ay nagsusulat dahil ito ay pinagmulan ng kanyang ikabubuhay. O yun, yung mga writer. Kaya nga, minsan sa mga writer, yung manunulat, mayroon tinatawag kami na prostitute writer. Ano yung prostitute writer? Ito yung mga manunulat na gumagamit ng mga bastos na mga salita, kanyang isinusulat, puro kabastusan. Sapagkat alam niya ang mga audience, mabinta yun, mabili yun ang kanyang sinusulat. Kasi may mga bastos naman ng mga tao. Kaya nga, ngayon sa atin may mga tabloid na mga bastos. Yung tabloid, kita natin, may mga kababaihan na hubot-hubad. At ito yung sinusundan sa mga taong gusto noon. Kaya nga, may mga prostitute writer. So, anong values doon? Anong leksyon maibigay doon? Problema yon. Kaya nga, hanap buhay lamang. So, yun ang pinakapunto. Sumulat sila dahil yun yung hanap buhay nila. Pero minsan, hindi nila tinitingnan ang kapakanan ng iba. Sumusulat sila ng kabastusan. Realidad yun, ha? Kaya may mga comics na bold, may mga magazine na bold, may mga tabloid. Tabloid, ha? Yung mga mamunting dyaryo na may nakapaloob doon, kabastusan. Kaya noon, itong tabloid na bandera, binaban yan kasi may mga article doon na kabastusan. Okay? Kung walang tulad nila, walang pahayagan na magtatala ng mga nagaganap sa lahat ng sulok ng daigdig, wala ding libro na nakapapalawak sa ating kaalaman at nagbibigay paliwanag sa tama at mali na gagabay. Sa ating tulad ng mga batas, wala ring magasin na madalas nating piliing paglibangan. Okay, so yun na yun. Kasi dahil sa hanap buhay, kaya kailangan sumulat yung tao. Mag-aaral ka, sinasabi, requirement yun. Kung manunulat ka, dahil yun hanap buhay mo. Pero ulitin ko, depende rin sa manunulat. Kung bilang manunulat, kapag ikaw ay bastos at wala kang values, hindi mo tinitingnan ang kapakanan ng iba. Kaya nga, kung bastos yun, sinusundan din sa mga taong mambabasang bastos, anong resulta? Kabastusan iniisip, kriminalidad ang mangyayari. So, yun yung dapat yung tingnan. Baka in the future, isa sa inyo, maging manunulat kayo, maging eksperto, yun yung titingnan kung sino-sino yung mga audience ninyo. Sa pang-araw-araw nating paghahanap sa buhay o pagharap sa buhay, hindi ba itatanggi na may ilang ginagawa tayo na mas mabisang maipahayag ang sa paraang pagsulat na higit sa pagsasalita? Katulad ng gawaing pagpapautang, pakipipag-ugnayan sa mga taong nasa malayong lugar, pagpapatibay ng mga kasunduan at pagtapat ng pag-ibig sa taong minamahal na hindi magawang sabihin ay madaling maisasagawa bilang patunay sa pamamagitan ng pagsulat. Ayan. Mahalaga yun araw-araw. Sa totoo lang, may mga ganon. Ma-agreement natin, batas na ganon, kailangan talagang isulat yun. Okay? Yung punto ito sa bandang huli, yung minamahal, may mga turpe ng mga taong ayaw makapagsalita, isulat, I love you. Kahit na sa may cellphone, ayaw man sa pagsasalita, text, mahal kita. Okay? Pero una-una, ano man yan? Komunikasyon. Pasulat pa rin yan, ha, sa texting. Pwede bang makipag-textmate? Oo. Then hanggang komunikasyon. Alam mo, ang gaganda ng message mo.
Pasulat pa rin yun, ha? Then, ikaw naman, kinikilig ka. Okay? Dahil sa kaganahan na naisulat. Then, yung iba, ayaw man pwedeng ganyan magsabi, alam mo, napamahal kita, I love you dahil dito. Ah, doon, sa pamagitan ng pasulat. Okay, at naibanggit niya na I love you. I love you too, ang response. So, tuwang-tuwa siya. So, yun yung the power of writing. Na hindi pwedeng salita, pwede rin sa, na hindi magagawa sa pasalita, ginawa sa pasulat. Mula sa ating pagsulat, mula sa isinusulat ng iba, tayo'y natuto. Sana naman. Kagaya dito nakasulat sa ating PowerPoint, sana tayo, kasali ako, ay natuto. Okay? Nagagawa nating sumabay sa takbo ng mundong ito. Nabibigyan tayo ng pagkakataong mapunan ang puwang sa ating pagkatao upang makadama ng kaligayahan. Kaya ang ganda, kung wide reader ka, ang dami mong malaman. Kung ano bang hindi mo alam, nalalaman mo sa reader. Lalo na, kung marami kang binasa, papasok yun sa pagsulat. Kaya nga pasalamat tayo, mayroon tayong manunulat kung saan doon natin nakukuha ang iba't ibang impormasyon at doon natin napunan yung pagkukulang natin sa ating pagkatao dahil sa mga isinusulat na nababasa natin, of course. Okay? Or tayo mismo ang sumulat. Then para mabasa sa iba, then nakapagbigay ka ng kaligayahan sa kapwa mo. May mga layunin ang pagsulat. Ang pagsulat ay personal na gawain sapagkat ginagamit para sa layuning expressive o sa pagpapahayag na iniisip o nadarama, expressive. Then, social na gawain naman sapagkat ginagamit para sa layuning panlipunan o kung ito ay nagsasangkot sa pakikipag-ugnayan sa iba pang tao sa lipunan. At layuning ito ay tinatawag na transactional na layunin. Okay? May expressive, social na gawain, then transactional na layunin. Pakipag-ugnayan mo sa ibang tao sa lipunan. Then, ang informative na pagsulat. Kinilala rin ito sa expository writing sa Ingles. Ito ay naghahangad na mapakapagbigay ng impormasyon at mga paliwanag. At ang focus nito ay mismong paksang tinatalakay sa teksto. So, expository writing, I think sa English ninyo, ginawa nyo ito in your English subject noon kung paano ito gawin. So, may halimbawa dito. Pagsulat ng report, ng obserbasyon, mga statistic na makikita sa libro at encyclopedia, balita, technical or business report. Ito yung informative na pagsulat. Okay? At tawag din sa expository na pagsulat o writing. So, alam natin na, halimbawa, malinaw yan, ha? Report ng obserbasyon, statistics na makikita sa mga libro at encyclopedia at mga balita at technical o business report. Yun yung informative na pagsulat. Then, mapaghikayat naman na pagsulat, tinatawag dito, kinikilala ito sa persuasive writing. Informative kanina, ngayon persuasive writing naman. Ito ay naglalayong makumbinsi ang mga mambabasa tungkol sa isang katuwiran, opinyon o paniniwala. Ang pangunahing focus nito ay ng mambabasa na nais maimpluwensahan ng isang author. So, mapanghikayat, persuasive. Kung ako yung manunulat, gusto kong madala ang mga mambabasa ko sa aking isinulat. Kaya pinipersuade mo, persuasive, hinikayat mo. Halimbawa dito, editorial, sanaysay, talumpati, di ba? Alam niya yan. Then, pagsulat ng proposal o concept paper o konseptong papel na talagang hinihikayat mo, ito dapat ang gawin ninyo sapagkat ito may patunay na. Okay, ang talumpati, ganun din. Kinukumbinsi ka, hinihikayat ka. Ikaw, bilang kabataan, ano ang magagawa mo sa ating lipunan ngayon, lalong-lalo na sa eleksyon? Okay, masasabi ba natin
na ang kabataan ay pag-asa pa ng bayan? Bakit hindi na nag-isip ng maayos? Bakit hindi na marunong mag-analisa? Hindi na alam kung ano yung magnanakaw. Hindi na alam kung ano yung mga korap. Ang alam lang kung sinong sikat. Kita ninyo? Hinihikayat nga, mag-isip ka. Okay? I-persuade mo kung ikaw yun yung sinulat mo. Dan, balikan, kabataan, pag-asa ka ba ng bayan? O ka pa ba ng bayan? So, yun yung malaking hamon sa atin. Especially kayo, mga voters yung iba. Dan, malikhaing pagsulat. Ito ay ginagawa ng mga manunulat ng mga aktang pampanitikang tulad ng maikling kwento, nobela, dula, tula, at iba pang malikhain at masining na akda. Kadalasan na pangunahing layunin ng author dito ay magpapahayag lamang ng katang-isip, imahinasyon, idea, damdamin, kombinasyon ng mga ito. So, yon. Malikhain. Okay? Imahinasyon lang. So, alam naman natin, may mga susunod tayo na topic, dula, tula, nobela, at iba pa. Okay? Under malikhain. Likhang isip, gawa-gawa lamang. Pero maganda din dito. Kasi nagbibigay dito ng iba't ibang aral. Next. Pansariling pagpapahayag. Pagsulat o pagtatala ng mga bagay na nakikita, narinig, nabasa at naranasan. Sa layuning ito, ginagawa ang pagsulat bunga ng paniniwalang ito'y mapapakinabangan. Ilan pa sa mga halimbawa nito ay ang pagsulat ng journal, plano ng buhay, mapa at iba pa. So, pang sarili yon. Kaya minsan, di ba, nire-require, naalala ko sa high school, Filipino or English, nire-require kayo ng journal. Dapat gawin ninyo araw-araw. Kung hindi man journal, yung anong pinapagawa? Diary. Kaya under yun sa pansarili. Sulat mo, anong nangyari sa buhay mo? Sa diary or sa journal mo. So, more on pansarili na layunin yon ng pagpapahayag. May mga uri ang pagsulat. Mauri ng iba't ibang pangangailan ng tao sa lipunan, batayan kung bakit nasulat ng nasulat ang tao, then magbigay ng impormasyon, tumatalakay sa isang paksa at mang-aliw ng mambabasa. So yun yung introductory part sa mga uri ng pagsulat. So ang unang uri ay ang tinatawag academic. Alam natin, academic, ito ay nangyayari sa paaralan. Okay? Sapagkat sa paaralan, mula ang antas primary hanggang doktoradong pag-aaral. So, yan. Yun yung pagsulat na yan. Kaya nga, academic. Halimbawa, critical na sanaysay, term paper, love report, experimento, mayroon kayong experimento sa biology, sa chemistry, at iba pa. So, under academic yan. Yun yung unang uri ng pagsulat. Technical na pagsulat naman, nagsasaad ng impormasyon na maaring makatugon sa isang komplikadong suliranin. Nakatuon sa isang specific na audience. So, technical specific na audience. Okay? Kaya nga, nakatuon sa isang komplikadong suliranin. So, ano kayang dapat solusyon na gagawin ito? Kaya nga, technical writing. Mahirap ito kasi may focus itong technical writing. Okay? Halimbawa, sa larangan ng filosofiya, iba yung pananaw. Sa larangan ng nursing, iba yon. So, medisina, iba yon. Sa larangan naman ng engineering, iba din yon. That's more on technical writing. Okay? Journalistic. Alam natin, journalistic. Uri ng pagsulat na ginagawa ng isang journalist, of course. Makikita sa column o columnar ng dyaryo, tulad ng editorial, balitang sulatin at saka mga lathalain. So, journalistic. Ang sumusulat, of course, the journalist. Next, referential naman na uri ng pagsulat. Sulatin na naglalayong magre-recommenda ng iba pang mga source or references. Ito yung referential. Yan. Para sa mas mapalawak na pag-intindi ng isang paksa, kailangan yung reference. Okay? Halimbawa, the literature, literatura mura sa otoridad, thesis sa bahaging may kaugnay sa mga ng mga pag-aaral sa literature. Kaya nga, dumaan kayo sa senior, junior,
mayroon kayong research, di ba? So, yung sa review of the related literature, kung sino yung authority nagsasabi, under yan sa referential. Naalala nyo yung pinagawa kayo ng thesis in your senior at saka junior, I think sa senior. Kaya sa junior, nung umpisa na yan. Hanggang sa college. Kaya nga dito sa atin, dapat magkaroon tayo ng isang research din. Pero makaluma man itong inyong curriculum, the descriptive title, di ba? Pagbasa at pagsulat, hindi man tungo sa pananaliksik. Anong descriptive title niyo? Pagbasa at pagsulat. Ano yon? Okay, alam niyo yun. Ulitin niyo yung inyong course. Pero dapat may research ito. Kaya sa bandang huli, sa module natin may research tayo. Pero parang balikan, review lang natin kasi nadaanan naman din ninyo. So that's more on referential itong RRL, the Review of Related Literature. Then, ibang uri naman ang professional na pagsulat. Uri ng pagsulat na nakatuon sa exclusive sa isang tiyak na profesyon. Alam mo, police report, investigative report, medical report, sa yan, professional yon. Hindi yung basta-basta. Okay? Kasi may mga termino na ginagamit doon na sila lang nakakaalam. Yung mga technical terms, sila lang nakakaalam. Okay. So, malikhain naman, na uri ng pagsulat, alam naman natin, malikhain, di ba? At saka mayroong topic tayo dito. Dula, tula, maikling kwento, sanaysay, at iba pa. Then, ang pagsulat, tingnan nyo itong diagram na ito, ay isang sining. Yes, art, writing is an art. Sa kabila naman, paraan ng pagtatala ng ideya. Sa baba naman, nangangailangan ng talino, kaalaman ng technical at pagkamalikhain. Sa kabila naman, physical at mental na gawain. So, ito yung kabuuan na sinasabi nating pagsulat. Okay? So, once again, writing is also an art. Art sining. Ang art, galing kasi yan sa Latin word na ars. Ibig sabihin sa ars, a skill. Okay, skill. Okay, kakayahan. Okay, yun yung ibig sabihin sa sining. Then may mga katangian ng isang mahusay na pagsulat. May kaisahan, kaugnayan, diin, originalidad, originalidad, makatotohanan na papanahon. So ito yung dapat tingnan nyo ha. Kaisahan, then unity. Then kaugnayan, coherence. Yung ibig sabihin ba, pag ikaw sumulat, tingnan mo ito. Na kung may paksa ka na, dapat may unity doon. Ano yung sunod-sunod, yung kaugnay na mga pangyari. Hindi yung pupunta ka sa Davao, tapos dumaan ka dito sa Jensan ka muna, ikot ka doon sa daming daanan, na wala nang unity doon. Wala na yung coherence, wala nang kaugnayan. So, umiba ka na. Then, ano yung emphasis mo? Sinasabi, diin sa pamagitan ng pag-uulit-ulit ng ideya o kaisipang sa kabuuan ng komposisyon. Ito yung diin. At diin sa posisyon mo. Okay? Yung emphasis na yun. Then, of course, alam natin originality na hindi ito kinokopya mo, hindi ito copy-paste. Then, makatotohanan ito, maaring base ito sa karanasan mo o sa obserbasyon mo. Or, napapanahon. Ibig sabihin yun, relevant. Hindi yung obsolete na panahon pa ni kupong-kupong isinusulat mo. Sir, pwede bang ibalik yun? Pwede. Pero, i-revise mo parang ang nangyari noon, posibleng nangyayari ngayon, pwede mong gawin yun na pwedeng napapanahon. Pero napapanahon, ano yung trending ngayon? Mga isyu sa kasalukuyan. Yun yung isa sa katangian. Then may mga dapat tandaan sa pagsulat. Ano yung dapat tandaan ninyo? Pagkakasunod-sunod ng ideya, makatotohanan, isulat muli ang akda, isinusa muli ang akda, di tiyaking wasto ang mga bantas, then iwasan ang magdagdag bago magdagdag ng kaalaman. Bakit iwasan magdagdag ng kaalaman? Pwede ba? Pero yun yung dapat tandaan kung halimbawa may kaalaman na pwede mo namang
ipaliwanag lang yung kaalamana. Pero kung gusto mo talaga magdagdag, mayroon kang bagong napatunayan, pwede naman sigurong gawin yon. Okay? Pero pag nagdagdag ka, bakit sinasabi iwasang magdagdag? Baka ang idinagdag mo, hindi naaayon doon sa sinasabi ng manunulat. So yun yung danger. Kaya iwasan na magdagdag. Kung ano yung nakasulat, yun na. Especially sa review of related literature, yung reference na uri ng pagsulat, huwag mo nagdagdagan kasi proven and tested na yun. So maring, kung magdagdag ka, magkaroon ko ng sarili mo ng legacy na maging otoridad ka na sa'yo ito galing ang kaalamang ito, ang isinusulat na ito. Okay. Then, sa bahagi ng talata, alam naman natin, pag sinusulat, alam natin yun, may panimula, may katawan, at saka wakas yung konklusyon. So, yun din yun, kahit na anong uri ng sulatin, yun yung the main. Panimula, may body, at saka the conclusion. Then, sa uri ng talata, alam naman siguro nyo ito, may panimulang talata, may talatang ganap, talatang paglipat diwa, at saka talatang pabuod. I think ipinaiwaliwanag na ito noon sa mga guro ninyo itong iba't ibang uri ng talata. Then, sabi natin kanina, ang pagsulat maaaring personal at maaaring social din. Under personal, expressive yun siya. Ginagamit para sa layo pagpapayag sa inisip at nadarama. So, ang halimbawa dito, tula ng mga makata. Sa kabila naman, social or the transactional, ginagamit para sa layuning panlipunan o pakikipag-ugnay sa iba pang mga tao sa lipunan. Halimbawa, yung the business letter o liham pangkalakal. Dapat tandaan. Anong dapat tandaan? Ang dikonomiyang ito ay hindi laging nag-a-apply sa lahat ng pagsulat. May mga pagkakataon kasing ang pagsulat ay maaaring maging ekspresibo at transaksyonal, yung sabi natin kanina. Then tulad ng pagsulat ng talumpati para sa espesipikong paksa o pangkat ng mga tagapakinig na kung saan ang manunulat ay may layuning maipahayag ang kanyang ideya, emosyon at layuning makipag-ugnayan sa ibang audience. So yun, tingnan lang din yun. Nagdepende talaga yun. Si Bernalis naman, isang manunulat, sabi niya may tatlong layunin daw ang pagsulat. Informatibong pagsulat o the expository, mapanghikayat or the persuasive writing sa malikain. So pare-pareho din yan sa binanggit natin kanina. Then, informatibong pagsulat o expository, ayon kay ito kay Bernalis, mismong focus nito ay ang paksang tinatalakay. So halimbawa, report, observation, sinabi ko na ito kanina din. Pero si Bernalis naman itong nagsasabi. Parang, hindi naman additional, pero sarili niyang pananaw bilang manunulat din kay Bernalis na pare-pareho din sa nauna nating tinalakay. Then, mapanghikayat na pagsulat o persuasive, na-discuss na natin ito. Then, malaki ang pagsulat, dinagdag na lang din, parang binalikan na lang din ni Bernalis bilang isang manunulat. So, mga uri ng pagsulat, just a review, alam natin ito yan. Technical, journalistic, professional, malikain, then mga dapat tandaan. Tingnan nito sa pagsulat ng panahon ng papel, ito yung term paper, alam na naman niya ito. Alamin ang mga pangailangan na ibigay ng professor sa pagbuo ng panahon ng papel. Bahagi rito ang pagpili ng paksa, the format and the style ng mananaliksik, the deadline at ipang kasunduan. Kaya nga siguro may papasulat ako sa inyo at maaari niyong sundin din. So, ito yung mga dapat tandaan. Pero, saka na itong panahon ng yung term paper, panahon ng papel. Yan na yung mga paalaala. Yan. Yan. At hanggang pang-sampo. Ang pagsulat ay may iba't ibang hakbang. Ano yung hakbang ng pagsulat? Ano ang paksa ng teksto isinusulat? Batay ang tanong sa namasagot. Yung mga dapat katanungan, ano ang aking sarili pagsulat, saan, at saka kanina na-discuss na rin ito, so fast track na natin yan. Then, proseso ng pagsulat, hindi komplikado, nag-iiba ito, depende sa manunulat, then magkagayon man, mapabuod ito sa tatlong pangunahing hakbang.
So ito na yung sinasabi natin kanina, the actual writing, ito yung sa proseso ng pagsulat. So hanggang dyan na lang, sana may natutunan tayo. Kung may mga katanungan man, by group chat tayo, tanong na lang doon, may number naman tayo, pwede rin sa cellphone or sa messenger. So sana may naibigay ako sa inyo sa paksa ng pagsulat. Marami pa yung mga susunod tungkol sa pagsulat. Umaasa ako na may natutunan tayo kasi napansin nyo parang review na lang ito kasi nadaanan ninyo ito, pero mas maganda ma-refresh kayo para yung ating pag-iisip nandyan presko pa rin. Okay? God bless you all. Maraming salamat sa pakikinig. This is your friend, your teacher. I am Brother Joe Ars Alferez of the Order of the Discalced Carmelite Secular. God bless you all.